Abot langit ang pagsisisi ni Iris na sinaktan niya ang damdamin ng ina niyang si Christine matapos siyang paalalahanan tungkol sa pakikipagkaibigan kay Trina. Gusto lang naman ni Christine na mag-ingat ang kanyang anak kay Trina dahil hindi pa alam ni Iris kung ano ang tunay na ugali ng kanyang kapatid sa ama. Para kay Iris, malaki ang utang na loob niya kay Trina dahil iniligtas siya nito sa mga kidnappers kaya hindi siya papayag na siraan ni Christine ang kapatid niya. Paniwalang paniwala talaga si Iris kay Trina kahit ginagawa pa siyang tanga ng kapatid niya dahil alam ni Trina na madali lang mauto si Iris dahil mabait ito. Nang may masmasan si Iris, napagtanto niya na nag-alala lang ang kanyang ina sa kanya kaya hinanap niya si Christine para mag-sorry sa pagsagot niya. Pero hindi sumasagot si Christine kahit makailang beses pa ito tawagan ni Iris kaya nag-alala si Iris na siya ang may kasalanan kaya hindi pa umuwi ang mami niya. Hinding-hindi mapapatawad ni Iris ang kanyang sarili sa oras na mawala ang kanyang pinakamamahal na ina dahil hindi man lang siya nakahingi ng tawad. Hanggang sa makatanggap sila ng text message kay Christine na okay lang siya pero bakit hindi pa rin mapakali si Iris kahit nagparamdam na si Christine. Hindi nga nagkamali si Iris sa kanyang kutob dahil nasa panganib ang buhay ni Christine matapos siyang pagtulungan ng salbaheng mag-inang Dulce at Trina. Mararamdaman na lang ni Iris na wala na ang kanyang pinakamamahal na ina nang tuluyan na rin magpaalam ang alagang kabayo ni Christine sa kwadra nito. Biglang tumigil ang mundo ni Iris nang makatanggap ng balita si Victor na may nakakita na sa pinakamamahal nilang si Christine pero wala na itong buhay. Ano ang mangyayari kay Iris ngayong wala na ang pinakamamahal niyang ina? Kailan kaya malalaman ni Victor at Iris na si Dulce ang mastermind sa krimen?